Mamita, ganito ko pong ipipreserve ang ating mushroom na na-harvest kahapon. Para po, anytime, pwede po tayong kumuha ng para pansahog sa pasta or any Filipino dish. Gusto ko rin po ito kuminsan sa munggo. Masarap po siya. At in 3 days po, may babalikan po akong mushroom. So, ito po, plain lang po na olive oil. Ay, actually po, canola oil ang ginamit ko. So, hindi natin ito patutuyuin para po naglagay tayo sa pasta, may kasama din po ng sauce. Hindi po ba, mga mamits, para po lumasa sa pasta. Yun po. At, ang gagawin ko rito para mas masarap, ay lalagyan ko na lang ng patis na binigay ni Ate Gina. Ate Gina! Ang aking paboritong patis. Dati po, 3 crab ang aking favorite. Nung matikpan ko po ito, ay napakasarap po. Kailangan po ma-find out po kung saan ito pwedeng bilhin. Patis. So, yan po. De, meron na po tayong ilalagay sa jar, paglamig, o sa container para natin magluluto po tayo ng pasta. Kukuha na lamang po tayo dito. Hello po, mga mamita. Nandito na naman po tayo sa isang exciting at adventure tutorial cooking. O, diba? Adventure kasi palagi tayong excited. Meron po tayo, mag-aadobo po tayo sa gata ng chicken boneless Thai chicken. Ngayon, ang kailangan po natin ay mga 1/4 cup na tinatad na fresh turmeric. Kaya po tayo naka-gloves, alam nyo na. Alam na this. At meron po tayong mga 1 tablespoon na garlic. Yan po ang ating ingredients at
atin pong kilala mas mabuti para po kumulay. So ito po ay healthy living. Pwede pong lagyan ng gata, pwede din pong hindi lagyan ng gata, mga mamits. Ayan po ang itsura. Ayan, nakikita nyo, nagiging pula or nagiging dilaw. Dahil po ito, kaya po natin nahaluin para po lumasa yung turmeric at tingnan nyo po kung gano'n yan kadilaw, mga mamita. Kung hindi po, ayan po. Chicken adobo in turmeric with coconut milk. At ito pong bigay sa atin ni Ate Gina ay atin pong gagamitin. Ito po ay sabi niya 100 years old soy sauce. So, dahil pang sa atin, tsaka po natin gagamitin. Pero kung pambenta, hindi ko po ito gagamitin kasi first class soy sauce po ito. Ayan po. Dahil kahit naman po ito ay hindi natin imamarinate matagal, sa paggisa po, lalasa na rin po yung mga ingredients natin isinama. O syempre po, lalagyan din natin ito ng pamintang buo, pamintang durog, at saka bay leaves. So, hanggang nilalamas nyo po, parang pinipiga nyo po yung laman para po dumidikit yung lasa sa meat. Tapos igaganyan na po natin sa isang sulok at nang ito po ay atin ang itatapon. Siyempre po, mag-iinit na tayo ng mantika sa ating paglulutuan. Ayan po. So, pwede pong dito para po kitang-kita natin ang ating paggigisa. Lalagyan po natin ang pamintang durog. Tandaan niyo po, ang mamita, gumagamit lang ng pamintang durog sa kung fresh ground po. So, initin lamang po natin ito. At syempre po, lalagyan natin ng Vidalia onion. Isang Vidalia onion po. Ating Vidalia onion, iko-quarter lang po natin para din po siyang sinilalaki lang ng chicken. Oops, oh, sorry. Natin to papatatandaan ng ilang pirasong butil ng paminta. At lalagyan po natin ng tamang-tamang olive oil. Siyempre po, hindi natin masyadong paiinitin ang olive oil para hindi masunog ang oil. Lagay na po natin ang bawang. At ikakaramelize lamang po natin yan. Tapos tatanggalin po natin. Saka po natin iprituhin ang manok. Pagkatapos po, tsaka po natin lalagyan ng konting suka, mga mamita. Oh Lord. Ito, I got one vinegar. So mamaya po, yan ang pagkain ng mamita. Nilagang kamote, at adobong
chicken sa turmeric with coconut oil. Kita nyo po, kahit na huli natin nilagay yung garlic, ay pumula na rin. So, ibig sabihin, hindi po palaging kailangan nauuna ang garlic dahil papais po yan. Kung in-imagine nyo po, kung inuna nyo yung garlic, saka nyo isusunod yung onion, eh brown na po yan, dry na po, wala na pong lasa. Tapos po, atin na pong hahanguin ang ating garlic and onion. Ito pong bidalya. Masarap po itong itoppings mamaya. Pagkatapos natin, lutuin ang ating adobo ginataan. Ginataang adobo chicken and turmeric. Ngayon po, ilalagay na natin dito ang ating bay leaves para po may amoy. Pupunta na po yung amoy niya sa oil dahil po hindi natin binabad ang chicken at hindi natin pinakulo. So anuman po yung pwede nating i-ingredients, nandito po lahat kasama. Tanggalin lamang po natin yung ibang bawang dahil po mga mamita ay nasusunog. Ayan po. Ngayon po, mainit na po itong ating mantika. Atin na pong ilalagay ang chicken natin pinabad. So ito po, may soy sauce na. May pamintang duro, pamintang duo. At saka po garlic at turmeric. Tapos, kung napansin nyo po, yung bay leaves ay nasa ilalim, mga mamita. Pero, kailangan po natin na stainless steel spatula para po mawala ang dikit. Ayan. So, ito pong ating chicken ay boneless, skinless na thigh meat. Kasi po, yung breast meat masyado pong dry. Kaya po ito ang ginawa natin. Masarap po ito sa white rice. Pero, itiisin ko po na huwag kakain ng ilang araw ng white rice. So nakita niyo po, nagtutuwis-tuwis din. Ang
bango-bango po ng bahay, mga mamita. So, nakita nyo po, sinasangkot na po natin. Ayan, pinababrown po natin. At gaya ng sinabi ko, hindi natin ito pinakuluan, kaya yung bay leaf, ilagay na po natin agad sa mantika para po yung lasa nandoon na. Ito po yung isa sa healthy adobo way. Hindi ko po kasi kayang inumin yung saan ng turmeric, hindi ko lang alam kung bakit. Pero pag kakainin ganito, kaya ko po. Okay, hindi ko po naiinom yung turmeric, magluto na lang po akong ganito, mga mamita. Hindi po ba? Ayan po. So nakita nyo, binabalibaliktad natin. Pagka po malapit ng lahat na covered na ng parang luto na, saka po natin lalagyan ng konting vinegar. So nakita niyo po, ayan, napag-brown ko na. Masarap po ito, mga mamita. Nakita niyo po yan, brown na. Lalagyan na po natin siya ng konting suka na para po matuyo din. Ito po palagi ang ginagamit ng mamita na suka. Po kailangan marami dahil magiging ano naman po ito adobo sa gata. Kaya po, hindi kailangan ng maraming suka. Yan po, nangangamoy yung suka. Thank you.
So, pinapatuyo po natin ang suka. Para po, hindi naman mag-contradict sa gata. At amoy na amay po ang suka, mga mamita. Ito po hindi natin naalatan dahil kung saan po, ang sobrang asin ay nakaka-retain ng fluid. At ang mamita po ay kung bakit nagtataka kayo, makikita nyo, hindi po ako malakas kumain. Pero malakas po akong mag-gain kasi po meron po akong condition na I don't what do you call it? Ito po itong bukas ko ng dilata na to eh. Matapos, malapit ko na po itong ipagpapunta po. Hindi po ako nagda-digest ng mga carbohydrates. Kaya po meron po akong iniinom na gamot na fiber something para po nadadigest ko. So wala naman daw pong namamatay pa sa condition na yun, sabi ng aking Dr. GI. Pero gusto nilang i-monitor na every 6 months. Kasi may mga food allergy po ako na hindi ko naman maabot na hindi ko kainin. Eh, ayaw nila na magkaroon daw ng malaking scar dito sa throat ko dahil baka daw ano, mahirapan akong lululon. Pero matagal na po ako kuminsan na nahihirapang lumulon. Kuminsan nga po, no? Parang nag-chok ako. Okay lang mong po yan. So ngayon po, lalagyan po natin ng konting paborito ng mamita, spicy food. Lalagyan po natin ng konting cracked pepper. Ito po very handy. Kita niyo po yan, nagmamantika. Meron po tayong isang gata. Ito po. Ito pong gata, ginataan chicken adobo na to with turmeric. Ay hindi po siya masabaw. Kailangan po natin siyang patuyuin. Yung mga recycled, yan po sa gawid yan. So, ito po, mabilis lang mang tumlutuin yung chicken na to. Dahil, kita nyo po yan, para po siyang, kuga para siyang, what do you call it, curry chicken. Kasi po, yung turmeric, isa sa curry ingredients. Are you honey? You okay? So yan po, patutuyuin lamang po natin yan, at saka po natin iahalo ang ating sibuyas, bawang, paminta. Mga mamita, nilagyan po natin siya ng 1/4 cup of fish sauce. Pero hindi po yung bigay ni Ate Gina Valdez sa Susan. Kasi po, sayang po yun. Kailangan po special occasion ko lang. Special na parang sausawan ko po talaga. So ngayon po, i-add ko na po itong ating caramelized onion sa ibabaw. Diba? Sarap po yan. So, patutuyuin lamang po natin ng konti at ready na po ang ating adobo, chicken with coconut, and turmeric. Alright. I have my white pepper.
Haluin lamang po natin na siguraduhin na hindi dumidikit. At yan po ay patutuyuin po natin ng medyo hanggang lumapot po yung sarsa niya. Masarap po yan. Kailangan nyo lang po mga 2 kutsara na tinadtad na turmeric, 2 kutsarang garlic, tapos pamintang buo at pamintang dinikdik at saka po yung soy sauce, any soy sauce po. So lamasin nyo po mabuti at imassage nyo mabuti sa meat para po ma-absorb yung ingredients. Tapos po nakita nyo, nag-isa po ako ng sibuyas, bidalia onion, saka po ng garlic. Tapos tinanggal ko po at saka po parang paprito yung chicken. Kailangan po high heat. Kailangan po high heat siya para po hindi po magtubig. Hindi niyo po ibibigyan ng chance na magtubig ang chicken. Pag nakita niyo na po na parang ready na yun, na fried na yung chicken, tsaka niyo pa lamang po lalagyan ng 2 kutsarang apple cider vinegar. Tapos patuyuin niyo po, tsaka niyo po ihulog yung 1 kakang gata. So ngayon po, palalaputin nyo, pakukuluin nyo, tsaka nyo po palang ihahalo ang bawang sibuyas. At tandaan nyo po, pag tinanggal ko na po yung sibuyas at bawang sa olive oil, inilagay ko po agad ang bay leaves para po ma-release yung lasa niya sa oil. Kasi po, hindi po natin ito pinakuluan o minarinate na magdamag. Mabilis ang ulam po ito, is very good. So mga mamita, nakita nyo po na malapot-lapot na. At ito po, pagka po ating pinatay ay lalapot pa po yan. Kaya po, isa po to sa isang masarap na pagkain na aking nagawa. At healthy po yan. Siyempre po, nilagyan ng kakang gata. Ito okay na lamang po yan. So, atin pong titikman. Siyempre po, hindi po pwedeng di titikman ng mamita. Hanggang pinatutuyo po natin. Okay lamang po yan, luto na po yan. Kaya lamang po, gusto ko pong patuyuin ng konti. Ito po ay babaunin ng papalag papunta sa main.
So, magsasaing na lamang po siya doon at ito po ang kanyang pagkain at lulutuan ko rin po siya ng lamb. Masarap po ito sa kanin, pero yan ang sinabi ko, I will avoid to eat rice. Kasi po, pagpunta ko sa San Francisco, mukhang tayo ay lalapang. At mamimiss ko po yung mga kaibigan ko since 1992. Nung po mga panahon ng nasa Saudi, hanggang ngayon po, we are still good friends. Sarap po siya. Hanggang dito na lamang po mga mamita kong mahal at sana po ay nag-enjoy kayo sa ating bagong putahe na adobong chicken with gata and turmeric. Huwag niyo pong kakalimutan, please like, subscribe, and share. And don't forget to ring the notification bell so para po palagi pag may upload ay nandyan lamang po kayo at nakikita niyo po kaagad. At please lang po, huwag nyo na pong masyadong skip ang ad para naman po tayo ay maka-earn ng piso-piso araw-araw. Thank you po. Goodbye. I love you all. God bless you all. And don't forget, bawal ang stress. Okay lang po yan. Basta po, happy-happy tayo. Yun po ang importante. Thank you po. God bless.